The manhunt for fugitive Philippine televangelist Apollo Quiboloy extends outside of Davao after law enforcers failed to find him at his known addresses in the city. They warn of possible charges against persons who may be hiding the pastor. Raya Capulong reports. The Philippine National Police continues to pursue Kingdom of Jesus Christ founder and leader Pastor Apollo Quiboloy. According to PNP PIO Acting Chief and Spokesperson Colonel Jean Fajardo, the Davao PNP also tried to serve the arrest warrant at Quiboloy's Prayer Mountain, but he was not there. Negative po yung naging result po ng pag-service po ng warrants of arrest dahil wala po doon sa Prayer Mountain. Just kanina lang po, I was informed by the regional director na sumuko na rin po yung dalawa pa na naiiwan na tatlo. Dalawang babae po yung sumuko ngayon. So ang ina-account na lang po natin as of today po ay si Pastor Quiboloy na lamang po. Two more individuals who are co-accused together with Quiboloy for child abuse case have surrendered to the National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Region on Thursday morning. However, both Jacqueline Roy and Ingrid Canada, who are members of Kingdom of Jesus Christ, immediately posted bail at the Davao City Hall of Justice on Thursday noon. Because when they knew that they have already a warrant of arrest and they don't want that they will hide all the time while nakapending itong kaso. So they turned to us. The NBI said they have visited Quiboloy's possible hideouts to serve the warrants of arrest, including the Kingdom of Jesus Christ compound in Buhangin District, Garden of Eden Restored Prayer Mountain in Barangay Tamayong, and about 6 to 7 properties of Quiboloy in the island garden city of Samal. Even the arrested members claim they don't know the whereabouts of the controversial church leader. We are not sure that he's still here in Davao, but we are pretty sure that he's still here in the Philippines, no? Kasi based sa record ng immigration, wala siyang, hindi siya lumabas ng country. Ang sabi nila this time, itong dalawang nahuli natin na nag-surrender, for past few days, hindi na nila nakikita at nakakausap. But Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Alden Delvo believes Quiboloy is still in Davao. So, at sa akin lang, kutob yun, because if I were him, Davao City is a safe haven. When asked if there's a possibility Quiboloy could be staying with the administrator of his properties, former President Rodrigo Duterte, Delvo had this to say. There is a probability, of course, kung makita ko si former President, which is nandito lang naman sa Davao, probably in just... bakit hindi natin pwedeng maitanong? Hindi niyo ho pwedeng puntahan para talaga tanong? Hindi rin natin. Let's give him his space and privacy. He is our former president. Ah, no? So you give him that kind of treatment then? Kung pupuntahan natin sila, kailangan natin na yung formal naman na i-request natin. He's just an ordinary guy also. He's our former president. So hindi natin yung pwedeng katukin lang natin sa bahay. Kailangan naman na pupuntahan at tatanungin po. So pwede po puntahan. Pero hindi agad-agad. Pwede naman ganun. The PNP tracker team will expand the search for Quiboloy beyond the Davao area. The PNP warns those sheltering Quiboloy, they could also face charges. We want to appeal for those taking care. Kaya nagkakanlong po o nag-accommodate po kay Pastor Quiboloy. Ang pinagkaiba po nito sa warrants of arrest na inisyo po ng Senate ay maaari po kayong maharap sa kaso kung sakasakaling mapapatunayan po na nagkakanlong po kayo ng isa pong tao. Hindi lamang po ito limited kay Pastor Quiboloy na kaso. Ang isang tao po o sino mang individual na magkakanlong sa isang taong pinaghahanap po ng batas ay maaari po kayong mapaila ng kaso po harboring a wanted person. The PNP is calling on Quiboloy to surrender while also appealing to his supporters to remain calm. Aside from the arrest warrant issued by the Davao Regional Trial Court few days ago, the Senate also has standing arrest order for Quiboloy for refusing to face the Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equalities investigation on his alleged abuses of his followers. Dapat galangin niya ang proseso at warrant ngayon means that ito ay formal court na pwede siyang
ipaliwanag niya doon sa formal court, pwede niyang depensahan yung sarili niya at pwede niya ring ipaliwanag yung kanyang side, no? Dahil narinig ko, sinasabi nila na ang Senate at Congress hindi naman formal court. Raya Kapulong, ABS-CBN News.